Welcome back to my channel, mga katropa. Ngayon, mayroon naman akong isang tutorial, lalong-lalo na sa mga beginners. Magpapalit tayo ng water pump kasi may leaking. So, ituturo ko kung paano tanggalin ng water pump step by step, mga katropa. So, ayan. Magpapasalamat nga pala ako sa mga subscriber, viewers, sa mga sumusuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo, mga katropa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So yung tuturo ko ngayon kung paano magtanggal ng water pump step by step, ito na yung water pump. Ito na yung water pump na medyo mahirap tanggalin, mga katropa. Medyo masikip siya, pero tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin, mga katropa. So ayan, mga katropa, umpisahan na natin. So ayan, mga katropa, bago natin matanggal yung water pump, syempre natanggalin muna natin yung mga belting, mga katropa. So meron tayong power steering belt, meron tayong alternator belt, meron tayong aircon belt. So syempre, bago natin tanggalin yung mga belt, luluwagan muna natin itong apat sa may puli ng water pump. Apat na 10mm, mga katropa, sa puli ng, so yan. So siyempre i-jack nyo yan. So yan, luluwagan natin yan. Tapos siyempre yung sa water sa power steering pump, luluwagan din natin yan. Ayan, para mag-release yung water pump. Ito yung adjustment niya. So ito yung luluwagan natin. Ayan. So tapos hihilain natin. So ayan, pag hinila niya papasok dito yan, luluwag na yung belt niya, yung tension ng belt. So matatanggalan natin ngayon yung power steering belt. Ayan. So matanggalan natin yung power steering belt. So naman natin ngayon yung alternator belt. Ngayon, sinabi ko, luluwagan natin yung mga lock niya. Hilahin natin to. So matatanggalan natin yung belt. So ayan. So siyempre meron pa tayong isang belt, yung aircon belt, mga katropa. So kailangan dun tayo sa baba para matanggal natin yung tensioner, maluwagan natin, malus natin para matanggal natin yung belt. So punta muna sa baba. So ngayon, mga katropa, tatanggalin naman natin to tensioner para matanggal natin yung belt. So ilulus lang naman natin, mga katropa.
diba, natanggal na natin. So ngayon, tanggalin natin yung belt. So, tatanggalin ko na rin yung pulley. Naluwagan ko na to kanina. So, ayan. Ay tumutulo pa mga katropa yung pulley. Ayan, may ginamigit ng konti. Pinalawang. Yung main pulley. Ito naman yung spacer niya. Stay here. So ngayon tatanggalin natin tong water pump pulley para matanggal natin yung cover. So tatanggalin natin tong water pump pulley. May apat na bolt. So yan, tanggalan natin itong isa. Yung first pulley. Ito yung second pulley niya. So ito yun sila. So ngayon, tanggalin natin itong upper timing cover. So, natanggalan natin yung cover. Sunod naman natin ngayon na yung timing naman natin ngayon yung timing belt. So ayan, iikutin natin. Kung mapapansin nyo sa loob, meron siyang dot na yan. So yung dot na yan, tatapat natin itong timing mark niya. Ayan. Ito, itatapat natin itong butas. So, iikutin muna natin mga katropa.
yan. So yan yung timing sa camshaft. So yan, pwede mo rin gawing tanda yan, yung nasa loob na yan. So ito siya, yung isa nandito yan. Yung dowel pin nasa taas yan, mga katropa, lagi yung tatandaan yan, nasa taas. So ngayon punta tayo sa baba. Yung sa baba, makita nyo yung timing. So ayan, mga tropa, ayan, yung timing yan ito sa ayong sa loob yan. So yun yan mga katropa yung timing nya. So okay yung timing nya, saka na natin papakasin ngayon yung timing belt. Sa pagbabaklas naman ang timing belt mga katropa, ito lang i-release natin ito tsaka ito. Yan yung i-release natin yan, may tagas oh. Oh. Kita nyo, walang tigil sa pag-drip yan. Water pump niya. So, i-release natin to para matanggal natin yung timing belt yung tensioner niya. So, i-release ko muna yung timing belt mga katropa. So ayan, na-release na natin. So tatanggalin na natin timing belt. So actually, palitin na rin yung timing belt. So ngayon, tanggalin natin yan. Tatanggalin na natin yung water pump. Okay.
So, apat lang. Tanggal na yun. Drain lang natin. So, tanggal na natin yung water pump, mga katropa. So, ngayon, ito na yung water pump niya. Kita nyo naman. Napupudpud na yung vein pump niya. So, ayan. Dito nang gagaling yung leaking yan. So, pinakaano niya. So, ayan. Medyo manipis na rin yung mga ano niya, yung mga LC. So, kaya palitin na rin. So, pinakaano dyan ito, yung leaking niya, mga katropa. Kaya natin pinalitan. So, ayan. Hintayin lang natin yung bago, mga katropa, para maibalik na natin. A few moments later. So, eto na yung water pump natin na bago, mga katropa. So, hindi ko kinabit yung kasamang gasket nito kasi nandun pa yung gasket na original. Mas magandang gamitin yung kesa sa gasket na bilamoid lang, mga katropa. Kaya hindi ko inilagay yun dun yung metal plate na gasket. Original pa siya. So, kaya yun yung gagamitin natin. So, ikabitin natin. Dahan-dahan lang para hindi maano yung ating gum. Set up ko muna yung rotationer. So, ikakabit na natin yung timing belt, mga katropa. Ikakabit pala ng timing belt. Ayan, may arrow. Ayan yung arrow niya. So, yung ikot na makina, clockwise. So, ito kakabit niya, yung arrow, papunta sa clockwise. So, ayan, nakabit na. So, gaya yung sinabi ko, dapat dito walang maluwag na tensyon, mga katropa. Dapat wala siyang maluwag na tensyon dito. So ngayon, i-release natin. So, i-release natin para makita nyo. So, ayan. So, naka-timing na siya. Ayan, naka-timing na siya. So,
yan. Timing na. So, i-release na natin. Dito yung pag-release niyan. So, naka-release na siya. So, isang ngipin lang para ipitan natin yung tension. So, ayan. Ipitan natin yung tension. So, ayan. Yan yung pinaka-tension yan, mga tropa. Isang ngipin lang magmula dito sa timing. Hanggang dito lang yan. Pag lumang timing belt, mga katropa. Yan yung pinaka-tension niya. Yan. So ngayon, pagkatapos natin na-release, siyempre, higpitan natin yung tensioner. So yan. Ayo. Higpitan natin yan. Yan. So, tapos, tapos na natin yan. Siyempre, susunod natin yung cover na, mga katropa. Lalagyan na natin ng cover na. So, yan. Double check lang natin. So, isang ngipin. So, ito nga pala yung overheat na pinakita ko sa inyo sa live video, mga katropa. So, pagdating ng umaga, nakita ko nagli-leak yung anong kahapon, hindi siya nagli-leak. So, kaya pinapalitan ko ng water pump kahapon. Kung nakita ko lang nagli-leak, hindi sana pinapalitan ko na. So, ngayon, na-obserbahan natin kung mag-overheat pa ba o hindi na. So, pagka hindi na nag-overheat, pwede na natin i-release. So, pag-overheat, yun lang. So, pwede natin ikabit yung pulley ng water pump. Saka natin ikabit yung pulley sa baba. Ito muna. So, kukompletuhin ko muna, mga katropa. So, eto na guys, nakompleto na natin yung ating mga belting. So, tsaka itong nandito sa harapan, na ikabit na rin natin. So,
sa ilalim ayan, nakumpleto na natin mga katropa. So ngayon, ito nga pala yung overheating kahapon. So nagpalit ako ng upper hose, nagpalit ako ng lower hose, nagpalit ako ng fan motor kasi nga sunog yung wiring harness niya rito. So nagpalit ako, nagpalit din ako ng bagong radiator, nagpalit ako ngayon ng water pump kasi nga pagka ano ng umaga naglilik yung water pump, nagdi-drip. So ayan, tapos yung mga mounting niya may problema, so hindi na pinapagawa yan kasi nga ewan ko ba, dapat nga itatap overhaul ko. So sabi, bigyan ko daw ng first step. So ayun, bibigyan natin ng first step yung muna mga importanteng ano, hose, radiator, thermostat. Nilagyan ko ng thermostat, pinalitan ko kasi nga yung thermostat niya ay sunog na. Palit din tayo ng radiator cup. Yan, palit tayo ng bagong radiator cup mga katropa. Yan, so yun nga, fan motor, radiator, upper hose, lower hose, thermostat, saka radiator cup, saka water pump, ipinalitan natin. So start na natin, testingin natin. So maingay ng konti yung water pump niya kasi mumurahin yung water pump. So ito na siya, maandar na siya. So obserbahan na lang, tapos test drive kung mag-overheat ba. Maingay ng konti yung water pump niya para may sabit. Nung kinakabit ko siya, na naramdaman ko na may sumasabit, so hinayaan ko lang. So ayan, meron nga ingay. So ayan lang mga rin yan. In order nila yan, mura eh. So ayan na yung pan. Ipipix ko na lang yung pan mamaya. Sana tapos na isasabit para hindi siya nakalaylay ng ganyan. So ayan, observahan ko na lang. Na tubig. Ilong pa sa tubig yan kasi hindi pa nasi-circulate, may hangin pa siya. So ayan katropa, ganyan lang kasimple yung magpalit ng water pump. Pag magpapalit ng water pump, pag mga ganyan tanggal, hindi naman natin kukunin sa mabilisan mga katropa. Kahit dahan-dahan yung palitan para sigurado tayo sa mga bolt natin, saka sa pagkasunod-sunod ng trabaho natin mga katropa. So ayan mga katropa, hanggang dito na lang yung ating palit ng water pump. So ayan mga katropa, natapos na natin yung palit ng water pump, palit ng thermostat, palit ng upper tsaka lower hose, palit ng radiator, palit ng fan motor. Kasi nga yung sa fan motor kaya ako pinapalitan kasi nasunog yung pinaka socket niya dun sa ano, kaya ako pinapalitan mga katropa. Tsaka mahina na rin yung ikot ng fan motor kaya pinapalitan ko na rin. So ayun nga mga katropa, ito yung overheating. So yung cause ng overheating niya yung thermostat mga katropa. So yung iba naapektuhan na lang kaya nasira. So nagkaroon ng pressure, syempre hahanap yung pressure ng pinaka weak na parts. Kaya yun, naapektuhan yung radiator, apektado yung water pump, nagkaroon ng leak yung water pump. So yun mga katropa, pagdating sa overheating, so hanapin natin kung saan yung pinanggagalingan niya mga katropa. So pwedeng panggalingan yung radiator, barado na, pwedeng panggalingan yung thermostat dahil sira na mga katropa. So ayan mga katropa, so ito pinalitan ko lahat ng ano ng cooling system, yung pinaka main parts niya, upper lower hose, radiator,
water pump, thermostat, radiator cap. So ayan mga katropa. So ayan mga katropa, nasolve na naman natin yung isang problema ng ating customer na overheating. So sana magkaroon kayo ng idea sa mga pag-check ng parts kung alin yung posibleng bumigay kaya bakit siya nag-overheat mga katropa. So ayan, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel na walang sawang sumusuporta mga katropa, lalong-lalo na sa mga live video natin dyan. Maraming salamat. Sana nakakakuha kayo ng idea sa mga live video natin at sa mga content natin. Sana makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa beginners mga katropa. Ayan, maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa mga viewers, subscriber at mga kapwa ko YouTuber. Maraming salamat sa pag-suporta sa aking channel mga katropa. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Baka makakuha kayo ng idea sa aking mga content mga katropa, makatulong sa inyo. So ayan mga katropa, uulitin ko lang mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na ang mga subscriber, viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo. So siya nga pala, naka 1000K subscriber na tayo. Kung wala kayo, hindi ko marireach yung 1000 subscriber mga katropa. So kaya nga nagpapasalamat ako ng marami sa inyo at nandiyan kayo na sumusuporta sa aking channel. So ayan mga katropa, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you my next video.